Okay, we are now live here for sa YouTube, sa Facebook. This is Attorney Mark Tolentino for free legal advice. For kung gusto kayong mag-message po sa akin, we can talk online. Just click sa taas po and I'm willing and happy to do public service and give you free legal advice. Ito po si Attorney Mark Tolentino sa Attorney Mark Tolentino Law. Sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Okay? Okay, may gusto nang pumasok? Ito po si Rain. Okay, tanungin po na to si Rain. Miss Rain? Hello, Miss Rain? Hello, Miss Rain? Hello? Can you hear me? Okay. Ito po si Ms. Rain. So for free, may magbibigay pa tayo ng free legal advice. Please message me. Just add me lang po dito po sa page po natin. Dito po sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Hello, Ms. Rain. Hello. Hi. Yes, good morning, yes. Attorney. Good morning. May I know your location, Ms. Rain? I'm from Pangasinan po. Oh, anong problema po natin? Yeah, it's about the land dispute po about land ownership po. Land ownership. So, yes. Bakit? Can you please elaborate sa problema about? Yes. 1992 po yung lola ko po at saka yung pinsan niya may binili po silang lupa. Okay, tapos sa may Alaminos, Pangasinan po. Tapos okay. Po ang kasulatan po, ang black and white lang po na meron sila is yung parang papel po na nagbigay sila ng bayad dun sa seller po ng 100. Anong klaseng papel yung nakalagay doon? Pangalan lang po nung seller, tapos pangalan po nung nagbayad, tapos may pirma po. Yun lang po yung amount lang po yung nandun sa papel na yun. Okay, tapos anong nakalagay sa amount involved? Yes po, money, yung pera po na binayad dun sa lupa, yun lang po, yun lang yung nandun sa... Oh, ibang resibo yun, resibo lang. Oh, parang resibo lang po, parang resibo lang po. Naka-notarized ba yung sinasabi mo? Hindi po ata kasi matagal na panahon, parang usapang matanda lang po yun na ito yung bayad ito yung bayad nung lupa na nire-receive mo na may pirma ako. Ganun po yung nandun lang. Yun. Kasi ito yung nakalagay po sa batas. So, hindi siya walang tinatawag na deed of absolute sale. Yes tama? Po. Yes po. So, kailangan kasi in pagbentahan ng lupa, number one requirement, bentahan ng lupa in order to make it enforceable. Okay? Number one, it should be in a public instrument. Number one, it must be in writing. Mm. First, writing ba? Yes, totoo, in writing yan. Second, is it in public instrument? Ibig sabihin ng public instrument, naka-notarized ba yan? Third, na requirement, kung deed of sale yan, or assuming deed of sale yan, naka-registered ba yan sa registry of deeds? Mm. And nabayaran ba ang mga buhis? Kung wala yung mga requirement na yan, so paano masasabi na may bentahan talaga? Pwedeng binigay ang pera or pwedeng masabi natin deposit, pwedeng masabi natin na down payment, but there is no such thing as transfer of ownership kasi sa tingin ko, hindi pa talaga na perfect yung contract. There is no such thing as perfected contract. And second, hindi siya matatawag na enforceable kasi in the very first place, hindi naman siya public instrument. Alright. Thank you po. Okay. Thank you. Additional question po. Now po, 2019 last year po, yung mga anak po nung seller dati before kasi namatay na po yung seller, original seller nung land. Ngayon po, ang last year pumunta yung mga anak sa bahay namin. Sinasabi na umalis na kayo dyan, you are illegally occupied because walang, yun nga po. Hindi siya, wala nga illegally occupied. Ang gagawin dyan, kung gusto, for example, nag-occupy kayo sa property, hindi naman basta-basta kayo paalisin dyan. Oh. Kailangan may court order. Sabi ko naman na
yung contract na sale na pinag-uusapan natin, hindi siya perfected kasi hindi pa kumpleto, but hindi ibig sabihin na illegal yung kontrata na yan. Hindi pa lang perfected. Hindi pa lang, parang nagluluto ka ng ulam na hindi pa totally luto. Parang ganon. Yes, or nakaluto ka na, nakahain ka na, o try mo na nagluto, but hindi pa tapos yung pagluto mo. Parang ganon yung nangyayari sa pagkakitin nyo. So, ang gagawin nyo, mag-usap kayo sa seller kung namatay na yung mga anak, para i-perfect ninyo or tapusin nyo talaga yung contract. Okay? Opo, yes po. Yun okay. Po ang ano po. Dito na ha, dami na kapila ha? Oh, yeah, okay. Yeah. Thank you, thank you. Okay, sino sa sunod? Si G. Biala. Pakilakas po. G. Biala, pakilakas yung boses. Hindi kita marinig. Narinig nyo na po? Mahina. Pakilakas ha? Mahina pa po. Malakas na po? Konti. O, anong problema? Ask ko lang po, attorney. Hiwalay po ako sa asawa pero hindi pa po anak. Ngayon may nabili po ako property. Pag pinangalan ko ba sa mga anak namin, may habol pa po siya? Hindi ha? Hiwalay ka sa asawa mo. Ilang taon na kayo hiwalay? 3 years na po. Anong reason sa paghiwalay? Wala na mag-asam balikan? Nambubugbog po siya. Tapos ano po, physically, mentally abused po ako nung nandun po ako sa Pinas. So saan ka ngayon? May know your location, G. Hawaii po. You're in Hawaii right now. Yung mga anak mo, saan ngayon yung mga anak mo? Nasa mother side ko po. Saan? Saan sa Pilipinas? Sa Pangasinan po. Ilang taon yung mga bata? Yung panganay po, 16. Tapos yung bunso po, 13 po. 13. So, bibili ka ng lupa under the name ng mga anak mo. Ililipat pa lang po sa bala ko pong ilipat sa pangalan nila, hindi po sa akin. Pero saan ang property ngayon? Kanino ang kapangalan? Nakapangalan pa po dun sa pinagbilihan po namin. Ang pinagbilihan? So parang gusto mo na i-transfer po yung title, ipapangalan po sa anak ko. Pwede po ba yun na hindi po mahabol nung ex na asawa ko po? Ang tawag dyan, parang donation ang mangyayari. Diba? Kasi in the very first place, yung cash, pera mo naman yan. Hindi naman pera ng anak mo. First, 16 years old pa yan. Second, 13 years old. Hindi ka pwede magbentahan dyan eh. Pwede ang gagawin mo, pangalan ng anak mo, represented by you. Parang ganun ang nangyari. Kasi in the very first place, wala pa silang capacity to execute deed of sale, but pwedeng donation. Kasi, but represented by a person of proper age sa'yo, pwede ikaw mag-represent ng anak mo. So, yun ang mangyayari. So, ibig sabihin, yung property under na ng name ng mga anak mo, okay, but it should be represented, but they should be represented by you. Ang tanong dyan, conjugal property ba yan? Paano maging conjugal property kung dinonate mo, na-transfer na yung property sa pangalan mo, papunta sa kanya, hindi siya matatawag na deed of donation. In the very first place, parang direct yun eh. Hindi naman dadaan sa'yo yun eh. Parang seller, papunta diretso sa anak mo. Hindi na dadaan sa'yo. Second, ang ilagay mo lang dyan, hindi siya matatawag na sale. Kasi pag sale kasi, paano ang sale na wala namang capacity to enter into a contract yung mga anak mo kasi mga minor pa. So ang gagawin mo, donation talaga yan. Okay po, attorney. Yung date of sale po, ang nakipag-usap po yung mother at father ko po, sila po nang nakalagay doon sa deed of sale. Yung father at mother mo? Opo. Pinadala ko lang po yung sila, tapos sila na lang nabahala po doon sa deed of sale nila. Opo, pwede naman yung sa mother at father mo, tapos diretso sa anak mo, wala nang problema, yan hindi siya matatawag na conjugal. Kasi ang conjugal property, kung dumaan sa'yo, conjugal property talaga yan. Pag dumaan sa'yo. Sabihin, pag pangalan sa'yo, yan. So, conjugal yan. Pero sa magulang mo, papunta sa anak mo, hindi na maging conjugal yan. Okay? Thank you so much. Okay, thank you. Bye. Hello from Hawaii. G. Biala from Hawaii. Okay, sino pang susunod dyan? Oh, dumating na po tayo sa Hawaii. So, baka sa ibang lugar naman to ngayon. Sa Japan, Irene. May know your location, Irene. Naka-mute ka, Irene. Hindi kita marinig. Irene? Irene? Hello. Okay. Hello, good morning. Ano problema? Sa Hong Kong ngayon. Saan ang ngayon? Ko sana, attorney. Hong Kong. Saan ka ngayon? Hong Kong. Sa Hong Kong. Hong Kong. Yes, Hong Kong.
Okay, uh-huh. Anong problema? Yeah, ayun ang OFW sa Hong Kong? Oo, OFW attorney. Ang tanong ko sana about sa sasakyan, bumili ako ng sasakyan, nakapangalan sa bayaw ko. Anong sasakyan? Toyota Avanza attorney. 1.5D. Tapos okay. Ngayon, pumayag ako nga ipangalan sa kanya, pero dapat siyang pipirma ng memorandum of agreement or deed of assumption pag uwi ko. Okay, yun ang usapan namin. Kaya okay. Pumayag ako. Ngayon, after 2 months, nakita ko yung pang-aabuso, hindi na siya nagpaalam, ginamit niya ang sasakyan araw-araw sa trabaho niya, hindi ko na alam ang whereabouts ng sasakyan. Kaya kahit hindi pa ako nakauwi, gusto ko na sana siyang papirmahin ng deed of assumption para may hawak ako kasi mahal din ang monthly noon ay 23,000, almost 24. Okay. Tapos ngayon, ayaw niyang magpirma ng deed of assumption kaya gusto niya kunin daw ang pangalan niya, alisin ang pangalan niya. Okay. Eh siyempre nung time na yun, wala naman akong pangkas. So ang ginawa ko, ipapa-assume ko na lang okay. Sa iba. Ngayon, nang ipa-assume na, ayaw niyang pumirma ng mga papel para ma-assume. May mag-assume sana 100,000 kasi mga 90, sobra 90,000 na nabayad ko, attorney. Ayaw niya magpirma. Ang ginawa niya, kinuha niya ang susi. Tapos sabi niya na siya daw ang magpapa-assume at hindi ako mag-expect na ibalik sa akin ang perang nabayad ko. Okay. So, ang tanong ko, attorney. Kalaban mo ngayon, yung bayaw ko. Oo. Bayaw ko. So, saan kampi yung kapatid mo? Yung asawa ng bayaw mo? Sa akin. Sa akin. Okay, itong gagawin mo kasi pamilya lang yan eh. So, huwag muna kayo magdemandahan. So, unang gagawin mo, isettle muna niyo ang problema ninyo sa sasakyan. Okay? Mm-hmm. Unang gagawin niyo, sa barangay mo na yan, para kung pa'y pwede masettle sa barangay yan, mag-assign ka na isang tao that will represent you, mag-file ng kaso sa barangay, then para harap mm-hmm. yung bayaw mo doon, mag-settle muna kayo kasi sabi ng batas, basta pagpamilya ang pinag-uusapan, at least may exertion of effort na mag-settle kayo, yung mga kaso-kaso, last option na yan. So, i-exert mo na yung effort, i-settle yung problema ninyo, lalo na pinag-uusapan dyan, pera lang, paliit lang naman pera dyan, tapos magkasiraan yung relasyon ninyo, pamilya lang kayo, so pangit naman pakinggan yan. Dahil lang sa utang, hindi pa naman fully paid yan, utang lang yan, nag-away kayo ng kapatid mo, nag-away kayo ng bayaw mo, pangit pakinggan. So, unang gagawin mo, punta muna sa barangay, maghanap ka na isang tao, mag-represent sa'yo, and ang trabaho ng barangay captain or the lupon will settle ang problema ninyo. Kung hindi ma-settle ang problema, doon pa lang ang demandahan. Pwede. But sa ngayon, ang unang gagawin niyo po is mag-settle niyo muna kayo sa barangay. Okay? Okay, okay Irene okay. From Hong Kong. Thank you, Miss okay. Irene. Okay, thank you. Okay. Bye. Hindi naman pa susunod dito. Mayroon pa susunod. Si Marjorie. Marjorie? Hello, good afternoon, good morning po. Oh, where are your location? Nasa Quezon City lang naman po. Oh, wala kang mukha dito, hindi ka nakita. Saan ka dito? Sandali okay. Po. Hindi ka ayan nakita. Po. Ito pala, oh, ito pala. Ayan oh, po. Nasa, Apo, actually po talaga napakalayo na no po nung kaso na dinadala ko para dun sa ex-husband ko. Annulled na po ako ko, granted na po nitong February 2020. So, ang hinahabol ko na lang po yung support sa mga anak ko tsaka yung separation of properties. Oh, you are already annulled? Until now po. Annulled na ba kayo? Yes po. So, saan court? Po yung kaso. Yes po. Court? Sa Quezon City lang po. May decision ba ang korte? Muna ang radyo. Patay muna. May decision ba ang korte? Ti lang po. By decision ng korte? Yes po. Meron na rin po. Tapos yung annulment niyo na yes register. Yes po. Nakakuha mo ko ng PSA for CEDOMAR. Okay na. Natanggal na lahat. Natanggal na ba lahat? Apo. Apo. Okay na po. Okay. Wala na pong problema. Ang inaano ko na lang po ngayon. Oh, anong problema? Ano po, attorney? Anong problema? Ang problema ko po ngayon. Pakilakas. Ha? Ano problema? Yung child support at saka yung separation of property ng ex-husband ko. Hanggang ngayon po, hindi po nakikipag-cooperate yung ex-husband ko para sa tamang child support at saka separation of properties.
Okay, until so now, yung child okay. support mula nung nag-pandemic, doon lang po siya nagbigay. Okay, so during the process po talaga nung magkahiwalay kami, finally nung mula po even choppy. Ano? Kami ang nagsusupport sa mga anak. And then nung Hello. Marjorie, hindi kita marinig, Marjorie. Okay na po. Oh yes, yes. Oh, continue. So nung nag-pandemic po, yun po yung frame lang niya na nag-share na siya ng para sa pagkain ng mga bata. Pero noon po talaga, nung magkahiwalay kami, nagbabayad lang siya, tuition fee, at saka yung service ng mga bata. Nung dalawang bata, apat po yung anak ko. So okay. Hinayaan ko na lang po yun dul sa payo ng nanay ko para tahimik lang, wag nang habulin. So eto na nga po, nagkaroon ng pandemic, ayaw po niyang magbigay ng support at sabi niya, hati kami. Ang nakakabahala na lang po na palala ng palala, actually yung sabi nga po ng lawyer ko regarding separation of properties, pwedeng extrajudicial. Lahat okay. po ng properties nakapangalan sa kanya, kahit na ako po ang nagbayad ng ibang nung dalawang properties namin. Ikaw ano, Maris, yung bago mo, yung transin mo, okay. nakos ka pala sa FB? So sino po yung hindi nagsalita, makikita mo na, ha? Mute mo na kayo kasi una yung mga siya. Okay. Ayan, ano yung pwede kang magtanong dyan. Ako na? Ikaw, okay. Ito. Sa mga atong pwede ba? Magandang umaga po. Mute muna kayo ha. Unahin muna natin si Marjorie. Si Marjorie, mahaba yung usapan mo. So, next apo. Time na. I give you 2 minutes. Oh, magsalita ka. Apo. So ganun na po nang nangyari. As of now po, umalis ako ng bahay kasi hindi siya magbibigay doon ng support kapag nasa bahay ako. So iniwanan ko yung apat na bata sa katulong. Same building lang po kami ng kondo. Ngayon, paunti-unti na lang po nagbibigay, hindi nagbibigay ng support. Ngayon, ang gusto niyang mangyari, magpapapirma daw siya dun sa kambal ko na adult na po, 19 years old. Na pag pinirmahan ng mga bata yun, mawawalan ako ng karapatan sa mga anak ko, mawawalan ako ng karapatan sa mga properties, tapos tsaka lang siya magbibigay ng child support pag pinirmahan ng mga bata. Oh, sa tingin mo, tama ba 'yun? Actually po may pending case po ako sa kanya. Apo. Apo. Ako na magsalita, huwag ka masyadong madadal. Ako na. Ang tanong diyan, bayad ka ba sa gusto niya? Hindi po. Oh, hindi mo na common sense 'yun. Hindi. Mm-hmm. Para pinipressure ka in the very first place. Mm-hmm. Kahit successful yung marriage ninyo or hindi successful yung marriage ninyo, mm-hmm. tatay pa rin siya ng mga anak ninyo. Very apo, basic apo. Class. Yun nga po. Apo. Kasi tatay pa rin siya ng mga anak ninyo, kahit magkaayos kayo or magkagulo kayong dalawa, ang obligasyon niya bilang isang tatay, nandyan pa rin yan. Tama. Di ba? So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na hindi ka prepare sa mga waiver ng mga rights dyan, hindi ibig sabihin apo. Na hindi na siya tatay sa mga anak mo, tatay pa rin siya ng mga anak mo. So unfair yung ginagawa niya sa iyo na papirmahin ka ng mga waiver of rights. Pero kahit papirma ka ng waiver of rights, that is illegal and that is void. Mm-hmm. Bakit illegal and why it is void? Kasi sabi po ng family ko, very okay deep, po. Hindi pwede waiver of rights ng conjugal parties except through a judicial order. Okay po, okay po. Kailangan na may court order. Okay po, okay po. Liquidating the properties. Hindi ka pipirma ng waiver para mabigay sa iyo ang property. Illegal po yan and walang visa po yan sa batas. Okay? Okay, so, okay, thank you Miss Marjorie Bernardo from Quezon City. Okay, next. Sino pa susunod dyan? Mayroon pa ba? Wala na yata. Oh, okay, sinong gusto magsalita? Oh, saan ka dito? Where are you? Queenie. Hindi kita makita, Queenie. Saan ka dito? Queenie? Where are your location, Queenie? Queenie? Ay, nawala si Queenie. Hello? Okay. Hindi kita makita, Queenie. Saan ka dito? Queenie? Hello po. Hello? May I know your location? Saan ka ngayon? Hindi kita makita. Nasa Saudi Arabia po. Hindi kita makita, Queenie. So, anong problema natin? Attorney, may tatanong po sana may po, advice. Bali, ganito po, attorney. Naririnig niyo na po ba ako, attorney? Naririnig kita, but hindi kita makikita. Ah,
Ah, okay po. Hindi ko po kasi alam kung saan ko po ipipindot yung video. So, mahingi lang po ako ng... video sign sa baba. May video sign, may camera sign sa baba. Pindutin mo yan. Saan po dito? Wait lang po. Sa baba. Teka. Hello? Hello? Hindi ko po makita, attorney. Unahin muna natin yung iba, ha? Okay. Sheila Salumbides. Oh, anong problema, Sheila? Sheila po Salumbides, sir. Good morning po. I know your location. Sheila Salumbides. Quezon City po. Quezon City. Anong problema natin? Sir, tanong ko lang po. Kasi po, meron po ang papakun lupa sa may San Jose. Lupa sa San Jose? Po, tapos? Opo. Bali po, ano po yun eh. Tatlong lote. Okay. Yung mana, ano po ng lola ko? Papaliwanag ko lang po. Yung dalawang lote po na nabayaran, binigay yung isa pong lote, sabi po ng lola ko, pag nabayaran ng ninang ko, sa papa ko po yung isa. Okay na. Bali tatlong lote. Bali three lots po yun sa 180 square meter po lahat. Okay, tapos? Ang tanong ko lang po ngayon, sir, kasi po nilakad po namin sa San Jose, pero okay, may nakapangalan na po. Anong problema? May nakapangalan na po na yung kapinsan ko. Okay. So, anong problema doon? Ang pangalan po, yung Richard Bechong. So? Meron po kaming hawak na contract to sell and real property. Ano po? Ano to? Real property. Declaration of real property po. Ang tanong ko po, bakit po napatituluhan nila yung para sa papa ko at nabura po ang record ng papa ko? Sa San Jose po. Sino ba ang nagbenta ng property na yan? Wala pong binenta kasi po hindi pumirma ang papa ko. Hindi, ang ikaw, paano mo nabenta, paano mo nakuha yung property na yan? Hindi po, nandito po sa ano ng papa ko, sa mga record niya po, hawak niya po. Tanungin mo lang. Tanong ko lang po, paano po napagawa ng... Sagutin ko lang, okay? Pasensya, kung hindi ka makinig, hindi, I need to entertain other callers, ha? So, first question, paano mo nasabi na sa'yo ang property? Sagutin mo ako. Kasi po may pangalan po papa ko dito. Hawak namin. Hawak po namin yung contract to sale. Ng papa mo ang property. Binigay po ng lola ko. Okay, binigay. May apo. Paano binigay ng lola mo? Noon pa po kasi po nandito po paano yung hawak namin declare. Paano nga binigay ng lola mo? Attorney, ito yung ulitin ko lang ha, para malina. Huwag mo nang ulitin. Sagutin mo lang tanong ko. Paano binigay ng lola mo sa tatay mo? Nung time na binili ho yung property, ang tatay ko po yung nag-sign dun sa contract to sell. Contract to sell, iba yun sa deed of sale. Don't forget that. Yes, yes po. Ngayon ho, aho, ngayon ho, ang hawak lang kasi namin yung contract to sell. Wala yan. Walang visa yung... Ang dahilan yung... ho ng... Wala yan. Aho. Ang dahilan ho ng tatay ko, since meron siyang contract to sell, walang gagalaw nung property unless meron siyang signature. Sino ba ang nakapirma ng contract to sell? Tatay ko lang po. O nga, sino ang nagbenta sa kanya ng property? Yung developer ng subdivision. Ano? Yung developer ng subdivision. Baka hindi nagbayad yung father mo, kinansel yung contract to sell. Kasi ganito nga yung decision. Ayun nga. So yung lola ko ho, bumili ng dalawang property doon initially, di ba? 180. Ngayon, yung na-fully yun. Mahirap tayo. Hindi tayo makaintindihan dito ha. Kasi malabo ang sagot mo. Ang tanong ko lang, lola mo tapos ngayon, developer na. So hindi ko alam, hindi ko maintindihan ha. Linawin niyo muna yung sagot niyo kasi I will entertain other callers ha. Okay, thank you. Bye. Next. Sino susunod? Deo Pamintuan?
Deo Pamintuan? Okay, wala si Deo Pamintuan. Okay, by the way, I need to... Hello, Deo Pamintuan? Sino ba ito? Aurel, may know your location, Aurel? Oh, hi. Hi, attorney. I'm here in Alberta, Canada. Oh, yeah, you're from Canada. Ano problema? But Filipino ka? Of course, you're a Filipino. Yeah, Filipino. May ano lang, may tanong lang ako tungkol sa... Kasi my late father, nag-donate siya ng lupa. Oh, saan niya dinonate ang lupa? Nag-donate siya ng lupa para gawa ng school. Okay, saan school? Saan? Dito, dyan sa Cebu po. Cebu, Bisaya ka? Oh, Bisaya kayo. Oh, pag Bisaya, may problema. Masabta na nila. Okay. Ang attorney, kanang nag-donate siya, pero dugay na ni, no? Katong buhi pa siya. Nag-donate siya. Karon ang gitukuran sa DepEd, ang ilang gitukuran sa eskwelahan, yuta sa igsuon sa kong papa, dili sa gidonate, dito sa yuta, sa lain okay. Ng yuta. Donation sa father mo, anong klaseng donation? Deed of absolute donation ba or conditional donation? Deed of absolute donation. Kung absolute donation, wala na tayong habol dyan. Okay, no. So ibig sabihin, binigay ng tatay mo ang property papunta sa school, bahala na school kung anong gagawin nila. Kung gagawin ba nilang eskwelahan yan, gagawin ba nilang bahay, wala na tayong magagawa dyan. Kasi absolute donation ang ginagawa ng tatay mo. But if it is a conditional donation, may habol tayo dyan. Kasi normally, ang conditional donation nakalagay doon, within 10 years, kailangan patayuan yan ang eskwelahan. Parang ganon. So okay, ang problema attorney kay gatukod sila sa school dili sa yuta nga gidonate namo. Oh, so dito sila gatukod sa lain nga yuta nga igsuon sa kong papa. So ang yuta nga gidonate wala patag pa siya, wala siya matukuri. Tapos ang katong igsuon sa imong papa gidonate sa eskwelahan wala. Wala nila gidonate. Ibig sabihin may mali ang eskwelahan. May mali ang DepEd. Oo, mali ang DepEd. Kasi doon nila tinayo sa ibang property na kundi property yun ang uncle mo. Yeah, so is there any way ba na yung kapatid ng papa ko na pwede namin sila i-convince na since ang school na aman sa inyong yuta gitukod, pwede ba nga i-exchange ang donation na lang instead? Pwede ganun. Pero kailangan musugot ang guard, musugot dapat ang uncle mo. Dapat pumayag yung uncle mo na yung lupa niya i-donate na lang sa eskwelahan, tapos yung lupa mo, lupa ng tatay mo, ibigay mo sa kanya. Okay. Or pwede ka or... Na. So anyway, pamilya lang naman yan. Pwede mag-negotiate yan. Pero ang may mali dito, ang DepEd ang may mali. Oh, tama. So how do we fix that? Like, unang gagawin, kailangan yung uncle mo gagawa ng deed of absolute donation kapunta sa DepEd. Okay. First. Second, yung property niyo na father mo, i-donate mo sa uncle mo. Okay. So, ano na lang? Dalawang donation yan, ha? Okay. So, attorney, I'd like to thank your program. Very helpful ning a program. No, I've shared this so many times sa mga kaila. Nya, happy po ko nga Bisaya ka. So. Okay, salamat kayo. Ha? Salamat. Thank you sa Canada support sa ato program, ha. Okay, thank you. Hello attorney. Oh, yes. Oh, ano ang problema? Hello attorney. Saudi Arabia po, attorney. Oh, balikan nito. Opo, kanina po. Opo. Good morning po. Bali, gusto ko lang po sana humingi ng advice, attorney. Kasi ganito po, nakapag-post po kasi yung asawa ko dahil usually, before talaga dun sa dalawa naming anak, sa center lang po kami nagpapabakuna. Ngayon po, dun sa baby namin, dahil naabutan po ng COVID-19 at saka nakabakasyon po ako nung dun po ako sa Pinas ng anak. Bali, naiwan ko po yung baby ko sa mama ko tsaka yung dalawa naming anak. Tapos yung asawa ko po napunta na rin po dito sa Saudi. Ngayon okay, po,
May na po kami nakapagpabakuna kay baby kasi yun na po yung parang safe na lumabas sila mama. So, una pong siningil ng doktor ay 2-8, tapos 5+, tapos... Ngayon po kasi, ano po, attorney? Kasi bakuna yan? Yung una po kasi niyang bakuna, sa lying in ko na po yung nakuha. Bali yung pangalawang bakuna, parang package-package po siya, attorney. Hindi ko din, wala din po kasi talaga kaming idea kung magkano po talaga yung yung presyo ng bakuna. Ngayon po, yung pang-apat, so okay lang po sa amin yung 2-8, yung 5+, tapos yung kulang-kulang 7K. Ngayon, ang binigyan lang po ng resibo is yung 6-8. Yung una at pangalawa, wala pong binigay na resibo. So, yung pang-apat, nagtanong po ako kay mama, ipatanong mo ka ako kung magkano po yung susunod na bakuna. At nung okay. Tinanong ni mama, nasa 8+ po. So, nagulat na po kami. Siyempre po, pinaalam ko po yun sa asawa ko. Ngayon, sa gulat ng asawa ko, nakapag-post po siya. Ngayon, ang sinabi niya lang sa post, bakit kasing mahal, may nasabi siyang isang hospital ng ganito, ang clinic ni, hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng manggagamot. Okay. Tapos, hashtag opportunista. Okay. Ngayon po, parang saglit lang po nun, sabi ko, huwag kang magpo-post, sabi kong ganun. So, dinilit niya po agad iyon. Ngayon okay, po, tapos. Hindi po na, ngayon po, so sabi ko, akala ko po kasi magiging okay na kasi na-delete na, may nakapag-screenshot po pala. Okay, tapos. So, ngayon po, after 1 week po, may natanggap po sila mamang sabi na para po sa asawa ko. Saan yung asawa mo ngayon? Saan yung asawa mo ngayon? Nandito po sa Saudi, sir. Okay, Saudi Arabia. Okay. Yes, sir. Ngayon, anong sabi na yan? Anong kaso? Anong kaso? Kasi, ang nangyari... Galing prosecutor office? NBI po. Galing po sa NBI. Okay. Ngayon po, may pumunta daw po tatlong malalaking tao na nagdala po ng sabina doon sa bahay ng ate ko. At, okay. At sinasabi po nila kung ano po yung dapat gawin ng asawa ko na yun nga po mag-public apology. Which is, oo naman po, lahat naman po ginagawa ng asawa ko po. Nag-public apology po siya sa page. Nagsabi po siya kung ng paghingi ng pasensya, papatawad, okay. Pagpapakumbaba. Ngayon po, ang nangyari, after 1 week, tumawag po yung sa side ng doktor sa number ng pamangkin ko kasi yung pamangkin ko po yung nagpapaschedule ng mga ano sa baby ko. Ngayon, tumawag silang pinapunta yung nanay ko po doon sa clinic. Ngayon po, nung pumunta po noon, nung nag-usap sila, sinigaw-sigawan po ng manggagamot si mama kasi sa sobrang galit niya po sa asawa ko kasi yun nga po ang sabi niya, asawa ko lang po nakapagsabi ng salitang oportunista. Pero hindi naman po niya intended, nasiraan po yung manggagamot. Sir, nadala lang po talaga ng emosyon yung asawa ko kaya po niya nasabi. Ngayon po, huwag ka na masyadong defensive. Anong talong mo? Attorney, ang tanong ko po ngayon, ang demands po nila is i-repost po dapat ng 7 days yung nabura ng post at saka po magbabayad daw po kami ng 20,000 dahil po sa nagastos niya daw po sa paglakad ng complaint kasi meron daw po siyang binayaran sa loob ng NBI kasi hindi daw po niya kayang asikasuhin yung reklamo. Actually, libre so, naman magbayad ng kaso sa NBI. Hindi naman ganoon. So kung nagbayad siya, hindi dapat i charge sa inyo 'yan. In the very first place, excuse me. Yung kaso na pinalit sa inyo is cyber libel, tama? Opo, tama po. Ang one of the requirement of cyber libel. Cyber libel is a criminal case. 'Di ba? Criminal case 'yan. Yes po. Pag criminal case, sabi ng batas, if ang batas kasi ng criminal law, territorial in nature. Basic yan, territorial in nature. Ano bang ibig sabihin ng territorial in nature? Ibig sabihin doon, the government or the state can only prosecute crimes committed within its jurisdiction. Ibig sabihin doon, kung cyber libel, kailangan nandito ka sa Pilipinas, ikaw nag-post dito sa Pilipinas para madibanda ka ng cyber libel. Pero kung nasa ibang bansa ka nag-post-post doon, nandito ka sa Pilipinas, paano ang cyber libel doon?
Paano mo na-commit ang crime sa Pilipinas when in fact wala ka naman sa Pilipinas? Di ba? Yes, privacy po, attorney. So, ang trabaho naman ng NBI, hindi naman trabaho ng NBI is investigation. Normally, ma-dismiss naman yan on the ground na walang jurisdiction ang gobyerno natin kasi ang jurisdiction ng NBI is just to investigate whether or not a possible crime, a possible Philippine law was violated. Ang tanong dyan, may Philippine law ba na violate? Yung tanong ko sa'yo. Yes, wala. Kasi paano mo mabayad ang Philippine law when in fact, wala ka naman sa Pilipinas, nandiyan ka sa Saudi Arabia. Yes, brother. Diba? So ang ginagawa ng doktor na yan, totoong oportunista siya. Hindi lang oportunista, mukhang pera. Pinagperahan ka. Kasi po, attorney, alam niyo po. Bakit tumingin ng 20,000? Number one, bakit tumingin ng 20,000? Kung nagbigay siya ng under the table, kung sinong binigyan niya doon sa loob ng any government agency, hindi dapat yan i-charge sa'yo. Kasi in the very first place, hindi mo naman inutusan siya na bayaran yung sinong tao doon sa loob. Diba? Opo. So, bahala siya magpahala siya ng kaso, ba-dismiss yung kaso na yan kasi on the ground na walang jurisdiction ang Philippine government laban sa inyo kasi in the very first place, you are in Saudi Arabia. Second, you're only exercising your freedom of expression. Okay? Yes po. Okay po, attorney. Bye. So, okay na po. Okay po, attorney. Thank you so much po. Bye. Bye. Okay, sino susunod? Hello po, attorney. Hello po. Oh, taga saan ka? Sino to? Si, di kita makita. Hello po. Hello po. Oh, yes. Ano ang pangalan mo? Di kita makita dito. Hello po, attorney. Bibar Bargo. May know your location, oh. Bibar Bargo? Opo. Opo, attorney. Sa Laguna po. Laguna po. Laguna? Where in Laguna? Kabuyao po, attorney. Oh, anong problema, Mr. Kabuyao, Laguna? Attorney, kasi... Opo, po. Attorney, kasi na gano'n. Last February po, na-aksidente po kami sa motor. Nakasagip okay. Po kami ng van. Okay. Tapos, pumunta po kami sa police station at Anong dinadrive mo? Ano po? Ano bang dinadrive mo? Van or motor? Motor po. Bagay, nakasagip po kami sa may puwitan po ng van po. Tapos, opo po. Nagkasundo naman po kami dun sa mga police station binyan po. Kasi doon po nangyari. Bali, after 3 days po, kasi hindi naman po ako naka-schedule pagbalik ko kasi gawa ng pa ako po may nasugatan. Pumunta po sila dito sa amin sa barangay sa Kabuyao. Okay. Tapos po, dito po nila ako kinausap. Parang natulala po ako kasi humingi po sila bigla po sa akin ng halagang 10,000 po. Sino humingi ng 10,000? Opo. Yung sino, nakabanggaan. Sino yung driver po yung nakabanggaan ko po. Yung okay. Nasagiaan ko po. Tapos po, after noon, wala po kami pirmahan. Okay. Parang pinadala ko po yung pera, pero may resibo po ako. Okay. So, nahold po yung motor ko doon, lisensya ko. So, nung binalikan ko po mga after a month po, binalikan ko, nirelease po ng investigador po yung lisensya ko po, yung okay. Motor ko. Kasi nakita niya po yung police report, kasi nagpalis okay. Sila ng investigador. Nakita yung police report, tapos yung payment po na binayad ko, nirelease po sa akin. So, ang kakakala ko po, wala na pong problema kasi okay na po lahat-lahat eh. Ngayon po, pumunta po sila dito po sa bahay na hindi po sila nagpaalam sa barangay. Ang iskandalo po sila dito, naka-quarantine po kami. Sinong sila ang pumunta sa bahay niyo? Yun po yung tao po na nakasagian ko po at saka yung kapatid. Okay. Nagsisigaw pa po sa labas na walang quarantine. Sabi ko, oh, dapat pumunta kayo kako ng barangay kasi naka-quarantine kami yung pamilya. Oh. Eh, okay ka rin kako mag-iskandalo. Tapos po, nagpa-schedule po sa barangay po. Kaya nga po sa Linggo, pupunta po kami sa barangay. Nagpadala po siya ng sulat po. Oh, dito po, may demand letter po siya dito na humingi po siya ng worth 30,000. At binigyan niya po ako ng 15 days. Na. 10,000 lang noon na, naging 30,000 na. Opo. Ay sabi ko, di ba ang sabi mo, ang participation ng insurance, 10,000. So binayaran ko na kako, sobra-sobra na kako, napakalaki na kako yan eh. Laki 10,000. Normally ang insurance nasa mga 3,000, 2,000 lang yan eh. Oh. Eh tapos yung attorney, ang sabi niya, yung abala ko daw sa kanila. Okay. Ayan daw ang sinisingil nila. Ay, yung sabi ko, hindi po tayo magkakaintindihan kasi
ang kaso natin nasa police bin yan, bakit dito ka pumupunta sa barangay Kabuyaw sa barangay ko? Ngayon, okay. So anong tanong mo? Ang tanong ko ba dito, attorney? Ano po ba dito yung labang ko po dito sa... Okay. Ang barangay, sama sa sinasabi ko dati, hindi yan part of the justice system ang barangay. It's part of the executive department through the Department of Interior and Local Government and the Local Government Unit. Yun ang barangay. Ang purpose ng barangay, bakit ka pinatawag? Settlement. Okay? Tutulungan ka ng barangay captain mo na makipag-settle ikaw at saka yung nabangga mo. Okay? Yun ang trabaho ng barangay. Yun ang, tapos, yung sa police naman, iba naman ang trabaho ng police. Nag-iimbestiga siya kung may kaso ba talaga o wala. Okay? Normally, pwede mag-settle yan. Kung hindi kayo mag-settle, pwede madimanda ka ng the damage to property, result, reckless driving to damage to property, pwede kang madimandang ganun. But that is only filing a case, but pwede i-settle naman yan. That's why, baka yung nabanggaan mo, nag-file ang kaso sa barangay, para ang purpose doon, para makipag-settle sa iyo. Kailang attorney, nakailang balik na po siya eh. Kaya sabi ko nga po, ang 10,000 po na hinihingi niya po, sobra-sobra na po yun. Ba't mag-additional pa siya ng payment? Kasi kakulang na ako. Ano lang, kung hindi talaga siya, hindi kayo makipagsundo, walang kasunduan, sabihin mo lang sa kanya, mag-file ang kaso ng reckless driving, then doon lang kayo magharap sa korte, hindi mag-wala-wala dyan, mag-iskandalo dyan. Okay. Kung hindi kayo magkasundo sa 10,000, sa 20,000, sa 30,000, hindi kayo magkasundo noon, sabihin mo lang sa nung binanggaan mo na mag-file na lang kaso sa court and doon kayo makipag-settle sa court. Okay? So, ano, may pang-depensa po ako ba dito, attorney? Of course. Pwede naman, hindi naman intentional yun. Second, baka aksidente lang. So, of course, because may damage nangyari, so, depende sa damage yan. But kung pag-usapan ninyo, bayaran lang sa insurance yan, pwede naman bayaran lang yung contribution lang, maybe. Nasa mga 2,000 lang naman yan. Oo. Napakalaki na ng binayad ko. Isipin mo po, 3 days na pagka-accident ko, binayaran ko agad ng 10,000. Napakalaki. That's why tapos, na papuntahin mo na lang siya sa court eh. Then kung hindi kayo pagkasundo sa damage, doon na lang sa court eh, pag-usapan. Hindi pwede magwala-wala dyan sa bahay niyo. Ah, okay po. Okay po, attorney. Bye-bye. Maraming salamat po, attorney. God bless. Bye. Okay, last na lang. Naubos yung boses natin. Okay, sino pang gusto magtanong dyan? Wala na? Wala na yata gusto magtanong. Ako po, attorney. Oh, yes. Oh, si Miss Helen. May I know your location, yes, Helen? Yes, attorney. Good morning. Hi. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Lord. Nakaano rin ako, attorney. Oo. Attorney. Helen. Madam Helen. Maririnig mo ba ako? Loud and clear. Saan yung boses? Yes, attorney. I'm from Hong Kong, attorney. I'm from Hong Kong. Ah, sa Hong Kong ka pa. O, anong problema? Oo, attorney. Kailangan ko talaga ng legal advice. Kasi ganito po, attorney. 2014, okay. Nag-purchase yung anak ko ng condo. So, 2014? Okay na. 2014. That okay. Was 6 years ago. Okay. Saan so ngayon, sa may Quezon City po. Okay, tapos? Quezon City, oo. Ngayon, bago niya pinurchase, inano naman namin lahat kung ano eh, legit naman siya na developer, attorney. Okay. Actually, ano siya, well-known na developer. Okay. Ngayon, okay, ang ano, attorney, ganito kasi, after 1 year niyang hinulugan, nawalan siya ng trabaho. So, okay. Sabi niya sa akin, gusto niyang i-stop. Kumbaga, ihinto niya yung paghulog kasi wala na siyang ibabayad. So, ngayon ako naman, kasi nanghihinayang ako, attorney, ng 1 year niyang hinulog kasi malaking pera na rin yun. Okay. Inano kong ako na ang sasagot. Okay. Oo. So, naano ko yung kasi 4 years na huhulugan yon yung equity ba? Okay, tapos? Oo. So, nahulugan lahat yon in 4 years. Natapos yun. Along the way ng pag-aano ko niyan, medyo may problema kami ng anak ko. So, after
Pero continue ako nag- yung paghulog, did you transfer na yung pangalan? Nagbayad ka ba ng transfer of name from your anak going to you? Wala pa, attorney. Hindi ko pa naasikaso kasi nga nandito ako. Pero pinaalam ko sa company. Normally sa company na yan, pwedeng ilipat yan sa iyo. May pipirmahan ka lang form doon. Kagawa mo, hindi. Hindi ko nga napirmahan, attorney, kasi nung, di ba, okay na siya. Inano na Manila, tapos hanggang sa umabot na ng 4 years na ano na, na which so, is last property, year. Pero property, hindi nakapangalan sa'yo. Nakapangalan sa anak mo. Hindi, nasa anak ko pa. Pero attorney, ganito kasi, yung ano na, nung last year, 2019, in-inform okay, na nila ako okay. Na dapat mag-turn. Makinig ka muna. Let's answer my question, okay? Para hindi tayo, huwag ka masyadong defensive. Kasi normally, pag tanong ko, dami kang sagot dyan, defensive ka na, talo tayo sa kaso opo. Dyan. Opo. So, answer my question. So, paano mo binayad yung, di ba, 4 years ka na, anim ka na taon nagbayad? Unang taon, si hindi, anak mo. 4 years lang, attorney. Kasi 4 years lang ang, 48 months lang ang ano okay. Sa, ano. 1 year sa anak mo nagbayad, mm-hmm. 3 taon, ikaw nagbayad. Yes diba? Po. Paano ka nagbayad sa developer? True bank kasi siya, attorney, kasi may agent naman eh. So, true bank? Oo. So, true may, bank, oo. True bank, dyan. Hinuhulog ko yung... Hindi ka, may pera ka sa Hong Kong, dineposit mo, saan mo dineposit para pagbayad doon sa kondo na yan? Nire-remit ko, attorney, true bank, BPI po. Kasi may checking account yung agent ko na siya ang nagkuhulog doon. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nagbayad sa developer. Kung hindi, nagbayad ka sa agent mo. Ang agent mo ang nagbayad sa developer. Tama? Opo. Pero in-honor naman nila, attorney, ng company na... Huwag ka masyadong defensive na. Ang okay, sagot okay. Ang tanong ko lang, ang sagutin mo. Kasi pag defensive okay, ka, talo ka na sa kaso. Yun ang masasabi ko sa iyo. Ha? Okay, kung anong tanong ko, sagot ka lang. Kung hindi ko tinanong, huwag mo sagutin kasi yun ang makatalo sa kaso mo. I'll assure you. Pa. So, ibig sabihin, may account ka, may BPI ba dyan sa Hong Kong? Yes po. Maraming banko dito na ano nang affiliated sa Pilipinas po. Bakit oo. Hindi ka nagbayad sa BPI through the bank account of the company? Hindi kasi ganun. May agent kasi ako, attorney eh. Yun ang nagpasok sa amin dyan. Na maka-purchase. Walang authority na tatanggap ng bayad. Clear yan sa mga developer. Walang authority. Magtatanggap ng bayad kasi dami nang nangyari ng mga agent tinatanggap nilang bayad sa mga condo tapos hindi ni-remit sa developer. Opo. Naintindihan ko po. So walang ang authority ang agent na tatanggap dyan. So ang tanong ko sa'yo, from BPI Hong Kong, dineposit mo sa account ng agent. Tama? Oo, pero attorney, ano ko lang. Yes or no? Tama ba? Yes, sa account ng agent. Opo. Okay. Tapos, yung agent mo, dineposit ba sa developer? Yes po, binayad niya lahat. Nakapasok naman. I'm sorry po. Ay-resibo ka ba? Itong 2019 kasi, attorney, pinadalhan ako nung company nang dapat kasi turnover na siya. So, in-inform nila ako na mag-turnover na. So, kailangan kong mag-ano ng mga papeles na i-ano sa bangko. I-finance ba siya? Okay, tapos? Oo. So, ngayon, ang ano ko kasi... Pero napadalhan naman ako ng statement of account doon sa yung pinaka-total na binayad. Paano ka makatanggap ng statement of account? When fact, Nag-ano ako, attorney, nagko-communicate ako sa kanila through email po. Paano ka kasi, binigyan ng statement of account na hindi naman ikaw ang buyer? Hindi kasi bago nangyari yung pagbabayad na ako ang ano, nag-inform ako sa company na ako na ang magbabayad ng ano kasi kinausap din ng agent ko doon yung company, pinaalam din sa kanila na ako ang mother, ako ang mag-continue ng pagbayad po. So, in-honor naman. In
hindi ibig sabihin na ikaw ang nanay, automatic na yon. Kailangan na may consent ng original registered buyer of the property bago malipat sa iyo. Yun ang tanong ko. Mayroon, nangyari ba yan? Yun nga, attorney. Kasi ganito yun. Kasi parang marami ng mga na-discovery ako. Nung ano na, nung in-inform na nila ako na i-ano na yung turnover. Tapos, naalala ko kasi, inanuhan din nila ako ng yung sinasabi mong form na dapat pipirmahan at i-transfer. Okay. So, nung time na yun, humingi kasi ako ng copy ng contract to sell. Kasi gusto ko munang basahin ba? Okay, tapos? Para maintindihan ko kung ano yung laman. Okay. Oo. So, ngayon, doon ko nalaman na wala palang nag-i-exist na contract to sell. Okay, wala. Ang nangyari, wala po, attorney. Ang nangyari kasi kung bakit ko nalaman, kasi sabi nila, pinadala daw nila sa anak ko. Ang problema nga, nung time na yun, nawalan ng trabaho yung anak ko. So yung address na inano nila, na kung saan nila na mail doon, okay, hindi na ano ng anak ko. Hindi ko alam, hindi niya natanggap or ano. Kasi nung time na yun, okay pa naman. Nagko-communicate pa naman kami. Okay na, anak ko. So ngayon, you are not in good terms with your son or your daughter? Yung daughter ko po. Oo. You are not in good terms? Yes po. Oo, family, okay, feud, something like that. Okay. Tapos? Oo. So ngayon, sige pa rin yung communicate ko doon sa company. Ngayon, sabi ko, tinanong ko sila. So, yung 4 years na binabayaran ko, wala palang nag-i-exist na contract. Sabi nila, tatlong wala beses daw silang... Normal yan. Okay, explain ko sa iyo ha. Normally, hindi sila magbibigay ng contract to sell sa iyo kasi wala pa namang formal transfer of a party to the contract to you. Yun ang first requirement. Pag bumili ka ng property, pag hindi, for example, nakapangalan sa anak mo, mag-demand ka ng mga statement of accounts, normally hindi ka bibigyan ng statement of accounts kasi hindi ka naman party to the contract. You are just the mother of the registered buyer of the property. Diba? Para at least ikaw ang maging registered buyer, paper ma kayo ng form, kaya online lang yata yan, pwede naman online yan, na form na fifilapan, ipanotarize mo sa embassy dyan sa Hong Kong o sa consul dyan sa Hong Kong ng Pilipinas para at least malipat ang account na yan from your daughter to you. In this case, walang nalipat. So, ibig sabihin, wala ka talagang contract to sell kasi in the very first place, hindi ikaw ang registered buyer. Opo. Naintindihan ko po, attorney. So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin dito, hindi din pwede ipasok yan sa banko under your name kasi hindi ikaw ang registered buyer. Ang unang gagawin mo, hindi, para ipasok sa banko yan, ipalipat nyo muna ang pangalan ng property sa anak mo papunta sa'yo. Hindi, ang ano kasi, attorney, hindi ko na inaano yung property. Ganito na lang kasi ang ano. Kasi nung inano na ako, di, siyempre nagko-communicate ako sa kanila. Okay, tapos? So ngayon, habang nag-aano, pinapadala nila ako, attorney, ng mga copy kasi ino-honor na nila ang presence ko na ako ang nagbabayad. So pinapadalan ako ng copy ng income statement. Yes, tapos, ng income statement, but technically and legally, hindi ikaw ang registered buyer over the property kasi wala pang assignment of contract na nangyayari. Opo, hindi na di ba? Opo, naintindihan ko po, attorney. Oo. Ang ano kasi ganito, nung lately na, nung sinabi ko na kasi, nasabi ko, so nagbabayad ako na, parang nag-question ba ako sa kanila? Sabi ko, so nagbabayad ako ng equity na 4 years, natapos ko yun, sabi ko wala palang existing contract to sell. Kasi sabi nila, ilang beses sila nagpadala, hindi natanggap, bumalik daw, yung last na pinadala nila, bumalik daw sa opisina nila. Pwede naman gagawa ng another contract to sell kasi in the very first place, hindi yan tatanggapin ng banko kung yung contract to sell, walang contract to sell. The second,
yung contract to sell, iba yun sa deed of absolute sale. Okay? O, contract to sell nga lang po, attorney. Mm-hmm. So, at least may contract to sell. So, kung assuming walang contract to sell, pwede kayo magbigay ng contract to sell. But bago ang developer magbibigay sa'yo ng contract to sell, at least may permahan kayo ng anak mo na malipat sa iyo ang property. Oo. Eh, di, yun ang attorney. So, okay na yon, walang contract to sell na ano ko na, na walang nag-i-exist na contract to sell. So, ngayon, nag-question uli ako sa kanila. So, sabi ko, paano ko maano na na-purchase talaga ng anak ko yung kondo na yan? Sabi ko, wala akong nakikitang ano, kung paano. Sabi nila, reservation, ano lang. Yung parang reservation, ano lang, na nag-reserve yung anak ko. Okay. Parang yun, so, yun lang. So, sabi ko, pwede ba akong humingi para maano ko kung ano yung nalalaman, kinalalamanan ng ano ba? Kasi sabi ko, pwede naman akong magperma ng pinadala niyong formulang question. Gusto ko lang kasing magbasa ng ano ba, ng mga sinasaa doon sa ano nila. So yun, pinadalhan ako, attorney, ng copy ng reservation. Okay, tapos? So ngayon, doon ko na diskubre na may part doon, attorney, na parang forged yung perma. Sino naka-forge ang perma? Yung perma ng anak ko. Kasi di ba may perma yun na sa side? Yung ano? May perma yun sa side na pipermahan ng anak ko with her matching printed name. Ngayon yung doon sa baba, yung pinaka-ano, walang printed name niya, signature lang, which is talagang obvious talaga na ano siya, iba. Iba ang kahit ako. So, anong problema mo? Yun ngayon, attorney, ang ano, kasi hindi ko kasi naasikaso to, kasi nung last year, nung kasagsaga nung... Turn to the point tayo, kasi dami po nakapila. Anong problema mo? Yun nga, attorney, nahinto kasi ang pag-communicate ko sa kanila. Tapos itong January, nagulat na lang ako, nito-nito ko lang lately nabuksan yung email ko na nagpadala na sila ng cancellation letter, notification doon sa ano, na nagsasabi doon na fino-forfeit na lahat ng mga binayad. Okay. Oh, so ngayon, ang ano ko kasi, ang pagkakaalam ko yung mga ganyan mo? Kasi, oo. Anong question? Paano ko ba maano, may kahit na yung anak ko, may karapatan ba siyang anuhin yung hinulog na pera na i-claim niya uli? Yes. Na pati ni lahat under Maseda law, pwede yan. So, oo. Gagawin mo, pupunta lang yung ikaw or yung representative ng anak mo, pupunta sa legal department ng HLURB para at least mag-file ang complaint to claim the whatever yung tinatawag na refund. Kung may refund pang makukuha kayo. Okay? So yun lang muna ang gagawin. Ha? Okay, sige. Thank you. Bye. Okay, pasensya na. Daming, ang haba ng question niya, daming story niya, tapos yun lang pala ang tanong niya. Doon lang sa legal department ng HLURB, kung may tingin mo na right mo bilang isang buyer ng isang property, just go to the HLURB, then katabi niya City Hall ng Quezon City, doon ka mag-file ng complaint kung gusto mo humingi ng refund sa mga binayad mo. Under Maseda law, you are entitled for refund, lalo na pag nagbayad ka ng hulugan more than 2 years. Okay? So sa lahat po na mga nag-link po sa atin ngayon, hopefully tomorrow I will have another online free legal advice. But sa ngayon po, pahinga muna kasi sa dami, kanina pa tayo nagbibigay ng free legal advice. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila, 7-209-6203. I repeat po, 7-209-6203. Nandiyan po sa taas yan. Or pwede kayo mag-text, tumawag, through Viber, or through WhatsApp. Nandiyan din sa taas, sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 or 0932-88-56203. And please, like, subscribe my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you!